Dear glue it's handled with care. Magandang buhay. Kakaiba namang kwento ang sulat ko sa'yo. By the way, itago mo lang ako sa pangalang Goon Freaks. Simulan ko yung kwento ko noong October 10, 2010. Noong ako'y nagtrabaho sa Saudi Arabia, nangyari po ito sa Yanbu kung saan ako na-assign sa oil refinery. Pinatira kami sa isang palasyo na may 10 kwarto ang laki ng bawat kwarto. Ang sala ay kasing laki ng basketball court at 4 lang kami nakatira sa first month nang ako'y nandoon. Unang pasok ko pa lang, may kakaiba na akong nararamdaman. Unang gabi ng stay ko doon, di ako makatulog sa sobrang laki ng kwarto. At kinabukasan, lumipat ako sa isang medyo maliit. At kinabukasan rin, lumapit yung isa sa mga naunang dumating doon. Tago natin siya sa pangalang Kilwa Soldek. Sinabi niya sa akin, "Kumusta pre? Ako pala si Kilwa. Ikaw yung dumating kahapon, di ba? Ano nga pangalan mo?" Sagot ko, "Pre, Gun na lang, Gun Freaks. Lilipat ako sa Kilwa kasi di ako makatulog sa malaking kwarto." "Ganun ba?" Sabay smile, sabi ni Kilwa. "Lahat na yata nang dumating isang gabi lang sa kwarto na yan. Parang may special sa kwarto na yan. Isang araw dumating yung matagal na nagtatrabaho sa company na kung saan din kami nagtrabaho. At biglang nagtanong, sino nakatira sa malaking kwarto?" Nagtinginan kami lahat. "Maswerte yung magtagal sa kwarto na yan kasi may karumit siya. Tumatayo balahibo ko nung siya ay nagkukuwento. Mula noon, di na ako komportable pumasok sa bahay na yon. Hanggang isang araw, ako lang mag-isa na iwan kasi pumunta sila sa bayan. Sabi ko, maiwan na lang ako kasi wala naman masyado magagawa doon. So umalis sila lahat. Habang ako ay nanood ng TV sa sala, may narinig akong may sot-sot. Pinatay ko ang TV at nakinig uli. Wala naman. Di na ako napakali. Kaya pumasok na lang ako sa kwarto. Nag-internet na lang ako. Habang nasa kwarto ako, may narinig akong nag-uusap. Tuwang-tuwa ako. Sabi ko, salamat tumating na sila. Pagbaba ko, walang tao at di pala sila dumating. Grabe ang takot ko noon. Pero dahil wala naman magagawa, pumasok na lang ako ulit sa kwarto. Pagpasok ko sa kwarto, nadaanan ko yung malaking kwarto. Rinig na rinig ko na may nagsasawir. Lalo akong natatakot kasi alam kong wala nakatira sa kwarto at walang ibang tao. Grabe, mula noon, di na ako pumayag na mag-isa. Pero isang araw, lumabas ako at kinuha ko yung garden hose para magdilig sa halaman. Nang hinila ko ang hose, may nag-counterhila sa dulo. Medyo madilim sa dulo. Nang hose, takot na ako. Kaya tinawag ko yung kasama ko. Nakiusap ako na pwedeng pumunta sa dulo ng hose kasi nasabit yata. Pinuntahan ang kasama ko na si Kilwa. Pagpunta niya doon, sabi niya, "Kilwa, sabi ni Kilwa, pinagluloko mo ako." Hindi naman nasabit. Hindi ko
ko na lang sinabi ang totoong nangyari. Kaya hanggang isang araw, nag-usap kami lahat at nagsiyara mo ang nangyayari. Lahat pala kami may mga experience na ganun at sabi niya, ang tagal doon. Dito lang nagtatapos ng aking kwento. Abeluin at maraming salamat sa lahat. At thanks na rin sa iyo, Kuya, sa pagbasa ng aking kwento. Ang iyong taga-subaybay, Gone Freaks. Bago natin tapusin tuluyan ang kwento mo, Gone Freaks, I would like to express my great appreciation to all of you for watching, and I would like to offer my special thanks and shout out to my channel member Bicolana Española, Porcelain Care, Quintong Osisero Glass Care, Renato Monica de los Reyes Glass Care, and Michelle Mitch from Down on Glass Care. Maraming salamat. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa kanila, please subscribe at i-click na rin yung notification button para ma-notify kayo sa mga lahat ng mga video nila. Balik tayo kay Gone Freaks. Gone Freaks, grabe, nakakatakot yung kwento mo. Hindi basta-basta yung mga pinagdaanan mo pala nung ikaw na doon sa Yanbu. Sana ngayon nakalimutan mo yung lahat. Huwag kang mag-alala, hindi naman sila talaga nakaka-harm sa tao. Nakakatakot lang pero hindi nakaka-harm. So, hayaan mo. Happy Halloween na rin. At bye-bye. Salamat sa pagpanood at suporta. Ito si Gluid, Sandal Weed Care. Nagmamahal. Maraming salamat. Bye-bye.